Welcome back to Team B Podcast, and I'm your host, Jonas Banting. Another day, another opportunity, and another day, another guest. Ang dami nang dumating, ang dami ng mga bagong players, ang dami ng mga nagsulputang mga magagaling din na players. Pero pag sinabi mong EAC Generals, wala kang ibang maiisip kundi ano, Ronjay Buenafe. Kaya yun, special guest natin ngayon, the one, the only, Ronjay Buenafe. Gusto ko yung Ronjay. What's up, mga listeners ng Team B Podcast? Kamusta kayo? Ako si Ronjay Buenafe. Well, Idol, thank you for inviting me sa podcast mo. And syempre, I appreciate na at least napansin mo ako. Oh! Parang baliktad ah. Ano, si Kuya Ronjay, siya yung ano, nakwento na sa kanya kanina to. Siya yung kauna-unahan, no, nag-iisang nag DM sa akin na nag-congrats sa podcast ko, sa ginagawa ko. Na sabi niya yan, congrats Joe, tuloy mo lang yan, ganyan. Pero nasa listahan ko na siya sa kakausapin ko. Kaya sabi ko, kuya, guest ka naman. Yun, walang, di siya nagdalawang isip, matik. Sangkarangalan gawin, Ronjay, walang cooking, sangkarangalan talaga. Thank you. Sa ato kuya, ano eh, walang cooking din. Hanggang ngayon, ikaw pa rin yung idol ko eh. Kumbaga, hindi lang basta sa basketball, pero sa totoong buhay. Kasi, naranasan ko yung makasama si Kuya Ronjay, hindi lang sa court, pero sa labas ng, ano, sa labas ng court. Sobrang bait ni Kuya Ronjay. Siya yung unang papansin sa'yo. Walang cooking sa lahat ng Team A sa amin dati. Hindi siya nag-uutos, hindi yan nagpapaano, hindi yan nagpapaabot ng bola, hindi yan nagpapabili ng Gatorade. Sobrang humble ni Kuya Ronjay. Kukwento ko lang 'yun. Totoo 'yun. Sa mga makakapanood nito, kayo magsabi, totoo 'yung sinasabi ko, 'di ba? Saka walang ito cooking, pa. Walang kukuyan 'to. Hindi 'to cooking show. Saka ito pa, Kuya Ronjay. Sa lahat ng nakalaro ko lang din, ikaw yung pinakamagaling na nakalaro ko sa buong buhay ko. Sinabi ko to kay Romeo eh. Sinabi ko to kay sa mga ibang guest ko eh. Siyempre, yung prime Ronjay 2007, 2008, 9, 10. Si Kuya Ronjay kasi dati, laging pupunta sa school dati. Sumasali sa practice, sumasali sa mga laro-laro namin. So naranasan ko yung makalaro si Kuya Ronjay, yung prime Ronjay Buenafe, yung younger. Grabe. Sabi ko, mukhang di ako mag-PBA nito kasi si Kuya Ronjay. Eh kuya, maraming salamat ulit. Walang cooking yung kuya, totoo 'yun, totoong story. Salamat. Ito, siguro napanood niyo na yung ano, yung episode ni Kuya Ronjay kay Mikey. So, hindi ko na babalikan po yung unang-unang saan galing, saan naglaro. Alam na natin yung kwento ni Kuya Ronjay from PCU, nag-UP, nag-Ateneo. Diba Kuya Ronjay? Tama ba ako? Ateneo, parang nag-ano lang ako, dumaan lang ako doon. Pero UP, di ba kayo, Ronjay? Ano ka? Sabi mo doon, matagal ka rin. Actually, summer, hindi ko matandaan eh, pero summer yun eh. Pinapunta ako doon. Pinapunta ako nung isa sa mga naka-discover sa akin, si Tito Jojo de la Lama. Pinapunta niya ako doon sa para makita raw ako ng coaching staff. So, napunta naman ako, then naging Team B. Na ano, ang mga graduating kasi noon, sila Mike Bravo, Pat Madarang, so, kailangan kong unang maging Team B. Bago, kasi one year. Pero, hindi ako tumagal kasi nga gusto ko maglaro na eh. So, lipat ako. Yun. Doon ka na ba lumipat sa EAC na or ibang school pa? Hindi pa, madami pa akong pinuntahan noon. After ko mag-UP, nag-try out ako ng NU. Sa NU ganun din nangyari. Magte-team B din ako. So, sabi ko, feeling ko magaling ako eh. Magaling ka naman talaga. Attitude problem. Well, ganun ako na yun ako nag-iinsayo. Kasi alam ko, magti-teambi lang din ako. Hindi, akala ko malalayan na pa ako. Then, makamalis na naman ako. Yun. Pero bali pang apat o pang limang
school na yung AYAC. Dami rin pa lang ano Kuya Ronjay, no. Pero alam ko ano Kuya Ronjay, parehas tayo naglalaro sa Plaza Hugo, di ba? Alam mo na Plaza Hugo ka rin eh kasi dumadayo kami sa lugar niyo sa main. Di ba sa main ka sa Meriles? Onyx. Oh, Onyx. Dumadayo kami doon eh. Saka dami ko rin naririnig na kwento noon nung mga 2006-7 pa yun na yun nga doon ka nga daw lumaki. Dito ka nga raw nakikiligan noon sa Plaza Hugo, mga ganyan. Sa Plaza Hugo days mo kayo, Ronjay, ano yung mga memorable days mo or games mo that time? Ano yung mga naalala mo nung mga ligang barangay? First time ako naglaro doon, under ako kay ano, kay Coach Diego Patwa. Tapos, pero ang nagpasok sa akin doon, si Coach Nomar. Mm. Ano pa ako noon? High school ako noon. Ah, yun ba yung ano, yung Flying A? Hindi, Edge. Hindi. Pa noon. Tapos the following year, doon din sa Plaza Hugo din, Ictus naman ako. Mm. Oo, hanggang ngayon, buhay pa yun. Yung Ictus, yun yung ano, composition ng mga NCAA, UAAP juniors, basketball players. So, nabigyan ako ng chance. Kay, ano, kay, under naman ako, kay Coach Tani. Tani Gonzalez. Ako din siya. Coach Louis Gonzalez. Yan. Kamusta naman yung mga, ano, kamusta yung mga larunan sa Plaza Hugo? Kasi, doon sa Plaza Hugo, parang ano yun eh, Rocker Park. Yun ang sinasabi ko eh, Rocker Park ng Pilipinas eh, ng Manila. Oo. Oh, pag sinabi kasi naglalaro ka doon, ibig sabihin, may ano ka, may angas ka dapat. Diba? Meron kang ano, may sinabi ka, kumbaga, magaling ka or kilala ka. So, nung naglaro ako doon, siyempre, alam mo sa sarili mo na magaling ka. No, yun. Siya, ano, ang sarap nung feeling kasi ang dami na nanonood. Mm. Ang dami nang nag-expect, ang dami nang nakakilala sa iyo kasi pagka nagpaliga doon, talagang jump up eh. Kahit sa mga bubong ng bahay nanonood eh. Ano, kaya ang sarap ng feeling na ano, na nakapaglaro. Totoo 'yan. Kami yung kuryon sa barangay namin sa Banting. Siguro sa tagal ko naglalaro, 10 taon, nag-champion rin kami after 10 years. Nag-champion kami noong 2018. Sa wakas, inter-barangay. Ang tagal namin sumasali doon. Nag-champion rin kami sa wakas. Ang tagal. Ano yun eh, under 29 na tayo. Sa ganun, under 30 something. Kasi inter-barangay siya. Tapos nalalo ko pa noon, naglalaro kami. May nagbato ng grasa. Kasi talo na sila eh. Pinatalo na namin. May nagbato ng grasa sa amin. Ano, siguro ilang beses na postponed yun. Pero kay Ronjay, ano, moving on tayo. Siyempre, after mo dun, nung 2006 kay Ronjay, napapanood kita sa nung nasa probinsya pa ako sa Tuguegarao. Sabi ng tatay ko, yan si Ronjay Buenafe. Ano yan, taga Emilio Aguinaldo College. Honestly, hindi ko pa alam yung school natin dati. Hindi pa kilala. Napanood kita, number 32 ka ba that time? Burger King. Oo, oh, lalo ko yun eh. 2006 yun. Tapos yung buhok mo pa nun, yung parang, ano, mohawk, mga ganun. Uso pa yun eh. Tapos naka-high socks ka. Lalo ko yun. Sabi ng dati, yan si Ronjay Buenafe, taga Emilio Aguinaldo College, ganyan-ganyan. Sabi ko, pwede pala mag-PBL yung mga hindi UAP, hindi NC. Sabi ko nun. So doon ko na kilala yung mga schools na wala doon na hindi kasali. So doon ako nagkaroon ng parang chance na ay pwede pala. Kahit pala anong school mo, pwede ka para mag-PBL kasi that time nung bata ako, hindi ko pa alam eh. Ang gusto ko lang that time din makapaglaro sa PBL tapos PBA. Yung mga ganun, yun yung mga ano ko that time, yung mga dreams ko eh. So nung napanood kita, parang ikaw yung nagbigay ng chance na parang pwede pala, 'di ba? Ayun ko 'yan nung PBL days mo. Meron bang nag-welcome sa iyo sa PBL games mo dati? Sino yung mga nag-welcome sa iyo? Paano welcome? Alam mo na, alam mo nang binigyan ka,
Wala namang ganun sa PBL eh. Siguro ang pinaka ano ko lang sa PBL. Ang pinaka first year ko sa PBL, unang-unang practice ko. Hindi ako pinag-practice, pinag-jumping rope ako. Buong practice. Seryoso? Seryoso. Sarong question. Buong practice, pinag-jumping rope ako. Pinanood ko lang yung practice nila. So, yun siguro yung initiation. Anong team yung kuya? Mailmore? Montanya. Kina John Dan. John Dan, Almagpayo. Compton. Yan. Wala pa si, Coach Alex noon. So, sila John Dan. So, dalawang oras kayo nag-jump rope? Jumping rope? Oo, seryoso. yung pinaka nakakalala ko. Doon sa unang araw ng practice yun. After ng PBL drafting, tinawagan kami, sinabihan kami ni Coach Nomar na pupunta ka dito, pupunta ka na-draft ka. Tapos, punta ako sa San Juan Gym. Doon sa San Juan Gym, first practice, jumping rope agad. Sila nagpa-practice na, ako nag-jumping rope pa rin. Pero hindi naman tuloy-tuloy na, siyempre. Grabe. Hihinto ka rin, mananood ka sandali. Tapos mamaya, jumping. Basta wala akong ginawa na hindi ako nakahawak ng bola. Oo, hindi ako nakasama sa mga drills kasi pinag-jumping rope na ako. Hindi ko makalimutan yun. Anong iniisip mo yung kuya na parang nung binigyan ka ng jump rope, anong nasa isip mo nun? Ay, akala ko part lang ng Kasi, syempre, galing akong wala naman akong experience sa PBL . Kasi first time ko nga . Iyak naman. Hindi naman ganun . Diba? Sa AC, hindi naman ganun. So, ano lang. Ginawa ko lang yung sinabi. So habang jump, I think may kasama ako noon . Hindi ko matandaan kung si Lot Soriano yun. O basta dalawa kami. Tapos siya nakapaglaro siya . Nakapag-drill siya. Ako hindi. Pero nung pangalawang araw na kuya, pangalawang araw, okay na. Practice na. Tama na ako sa practice. Inayang ka muna. Hindi ako masyado gamit nun. Wala. Actually, first year hanggang second year ko sa PBL, hindi ako masyado nagagamit. Nung nalipat lang ako ng Mail and More, Burger King, dun na talaga ako nabigyan ng pagkakataon. Thanks to the late Coach Lawrence Chongson. Kasi bukod kay Coach Nomar, siya rin yung isa sa mga coaches na nagtiwala sa akin dun sa talent ko, sa skills ko. Siya pala yung coach noon nung sa Mailmore. Saka alam ko kaya, Ronjay, si Coach Gino, part na siya ng coaching staff ng Mailmore noon, no? Hindi pa? Si Coach Gino, sa Air 21 siya actually. Ah, okay. O kasi yun eh. Air 21. Tapos, nung nagpunta ng Burger King, wala na ako. Draft na ako. Alam ko yun, nung PBL days, yung sinasabi mong may draft, ano yun? Lahat kayo papasok sa pool tapos i-draft kayo or pipiliin kayo na, dito ka maglaro. Ganun ba yun? That time kasi, list lang ng mga pangalan. Sa PBL, list ng mga pangalan kung sino yung gusto ng team na i-draft. So, if I'm not mistaken, pero kakaalala ko, ganun yung nangyari. Mm-hmm. Actually, sa Makati Coliseum yata, yun . Hindi ako sure. Pero yun yung Saka, ang kasama mo nun, Kuya Ronjay, si Kuya Jester, no? Hindi. Buong team kami. Buong team ng AEA. Si Ninyo Songko. Hindi ko na siya inabutan . Kasama siya nun. Kasama niyo. Pero hindi yata. Well, ang tagal na kasi.
Tagal. Hindi ko naman tandaan. So, the whole team, nasa parang tryout eh. So, ang daming players, ibang schools. Tapos, ako, si Jester, tsaka si Nino yata. Ayun, kaming tatlo. Kami, kasi si Jester, ang laking point guard eh. 6'3 point guard. Ako, okay, Ronjay, kanto mo ako kay Ronjay, si Kuya Jester, 6'3 point guard. 6'3 point guard. Oh, parang LeBron James maglaro eh. Ang galing pumasa, ang galing dumrive. Kaya lang, alam ni Jester yan, wala siyang shooting. Kung papanood nyo, tatatawa lang din yun. Shout out kay Jester. Legend yan, legend. Legend yan. Dep. Ngayon nga, anyway, magkakasama kami. Kasi laki niya, 60 point guard siya. So, advantage siya. Tapos ako, may mga nagkakonsonada rin naman sa akin tsaka kay Nino. So, yun, nabigyan kami ng chance na maglaro ng PBL. Nakailang taon ka rin sa PBL bago ka magpa-draft sa PBA? Sa PBL, kasi 2003 yata. Ah, o 2004. 3 years. Tagal din. 2004. Tapos, hanggang ma-draft na ako ng PBA, yun. 2007, 3 years din ako. Kaya Ronjay, correct me if I'm wrong, di ba naglaro ka sa Mailmore, Burger King, Harbor Center, di ba? Harbor Center. Ano yung pinaka-last na team mo? Burger King. Burger King, 2006. More Burger King kasi isa lang naman yun eh. Nagpalit lang. Oo. Meron ka bang meron ka bang parang most memorable na experience sa PBL? Yung tipo nung laro mo? PBL. Aside sa jump rope. Ito, game, UST gym kami. Male and more kami. Kalaban namin, hindi ko alam kung Cebuana o Teletec eh. I guess, Cebuana siguro. Cebuana. Tapos, before ng game namin ng PBL, may game sa EYAC. So, naglaro muna ako sa EYAC. Siyempre, pagod na. Pagdating ng game sa PBL, hindi ako ginamit. The whole game, hindi ako ginamit. Kasi late din ako. Tapos, ang ganda ng laban. Yung game went to overtime. So, nag-overtime, dun ako ginamit. Overtime na yan, si Coach Lawrence yung coach namin. So, binigyan niya, kaya laki ng pasasalamat kay Coach Lawrence kasi pinagkatiwalaan niya ako. Bruin mo. Walang warm-up. Basta wala lahat. Together with Coach Rene Baina. Coach Rene Baina, siya yung tagsabi kay Coach Lawrence. Eh. So, anyways, cut the story short, pinalaro niya ako and then nanalo kami. Gumawa ako ng 17 points. Ooh, in 5 minutes? Oof. Wow. Yeah. What goes wrong? Kasi kung sinabi mong galing ka sa game ko, Ronjay, hindi mo na kailangan mag-warm up pag ganun eh, no? Kumbaga, pagod na. Kung game ka na noon, so 40 minutes ka na naka-upo noon. Oo, tama. Medyo cold ka na. Hindi talaga ako gagamitin. So sinabi lang ni Coach Ren eh, kay Coach Lawrence na try mo si Ronjay. Ayun. Na ako. Pumutok agad. Lahat ng article na after nung nangyari yun, unlikely hero. Meron pa yata akong job. Hanapin ko yun. Baka may clip sa YouTube ko yun, Ronjay. Hanapin ko yung clip na kaya mga writings na. Baka meron. Yun, isa sa mga sa pinaka-memorable na games para sa
17 points. Grabe, 5 minutes. Parang ano yun ah. Parang timak na, ano yun, 3 minutes kay timak. Ilang seconds na pa. Pero mahirap yun ah. 5 minutes. Eh, parang eh, ang nangyari, wala nang mabunot. So, magic bunot. Magic bunot. So, Ronjay na. Pasok na. Pero sa utak mo na yun, Kuya Ronjay, nakaset yun sa utak mo nun na hindi ka nalalaro, no? Parang oo. Ganun. Kasi overtime wala na eh. Nung ano, nung regular, ano pa lang, hindi na, ano, hindi ko na inaasahan na maglalaro. Hindi pala. Teka, paano ba sabihin yun? Wala parang kumpiyansa. Nag-e-expect ako na makakalaro ako. Pero, the back of my mind, ah, hindi na ako palalaro eh. Kasi patapos so, ganun. Kasi, una, alam nila na nagaling ako sa game. Tapos, baka wala ako sa rhythm kasi ang tagal ko nakaupo. So, yun. Sino ba kapalitan mo na ngayon? Yung naging maganda. Ako, sino ba kami? Check. Tagal si, na nun. Dan, si Ribdas. Ah, yeah, Ribdas. Yan, Jim Biray. Biray. Martin Yambao. Marvin Yambao, Kenfuy Wukang. And then so on and so forth. Kalimutan ko na rin yung sino kaya si Pribdas na, nakalabang ko pa siya sa mga corporate league eh. Kasama niya si ano, si yung dating NU na big man, yung Santos. Kalimutan ko na first name nun. Basta, ang lalaki nila, kasama ko si Asoro, si Katamora, si Nakalaw. Yan, mga kasama ko. Tapos nakalaban namin sila. Kaya, ayun, si Asoro din, in-invite ko rin. Pero nahihiya pa daw siya. Sana, ano ko. Bulungan mo kayo, Ronjay, ah. Bulungan ko siya ngayon. Yung kuya, kuya, alam mo na, baka naman. Okay. Yung kaya nung ano, nung PBL days mo, kuya, since meron kang, ano, marami kang games, 3 years ka sa PBL, sino yung masasabi mo na toughest matchup mo nung, ano, nung galaro ka? PBL? Hindi ko matandaan eh. Kasi sobrang tagal na eh. Tagal na. Oo, matagal na. Pero, I think siguro sila ano, sila Jamal Vizcara, yan. Jason Castro. Kasi kakalabag pa namin. Sino ba ba? Madami. Sino ba ba? Hindi ko matanda yung mga Ryan Reyes. Actually, Granny Goose. Hindi, Sista, si Ryan. Sista, pala. Sista pala. Sorry. Sista. Pero ano ko, kwento mo yung ano, yung stint mo sa Harbor kasi ano eh, parang honestly doon ka rin nalaman nung nakausap mo si Mikey, doon ko lang din nalaman na nag-Harbor ka pala. Anong year yun, kuya? Di ko na ano yun, nabutan. 2005 yata. 2004, 2005. Ano yun? Actually, ano lang yun eh, na napasama lang ako kasi may try out kasi. So nag-try out ako. Pero may buo ng lineup. So it's Ateneo and Lasal. Ateneo players at Lasal players. O sila LA, sila Membrere, yeah. Tapos sa Lasal sila Mac. Joseph. Hindi, wala si Joseph noon. Oh. Well, si Cardona ang pinaka na sa akin. Standout eh. Tapos may PCU boys. Espina, Sanz, Jason Castro. Yun sila. Nag-try out lang. Tapos may isang instance na may tumira from the corner. Tapos nasa kabilang corner ako. Pag rebound ko, sakto sa akin yung bola.
lagpas yung kamay ko sa ring, so dinangko. So follow-up dunk yung nangyari. Nagulat. Nagulat sila lahat. Oh, cool, man. Nagulat sila lahat. Siyempre, athletic, athletic pa ako. Dwayne Wade. Sobrang athletic. Uy. Dwayne Wade eh. Ano si Kuya Ronjay noon? Kaliwa yung takdak niya lagi. Pag sumasama sa amin dati yan, pag may, kunyari, yung weave, yung three-man weave, yung open, kaliwa lagi. Bang! Sobrang, walang cooking. Sobrang ano ni Kuya Ronjay. Sobrang athletic niya noon. Anyways, sige kaya. Sorry. So, yun. Napasama ako ngayon sa, ano, sa final line. Dahil dun sa follow-up. hindi ko alam kung dahil dun. Pero, nung nandun ako, ang trabaho ko dun, parang ano lang ako, ball mover. Pag may libre tira. So, ganun. So, pwede ka naman gawin yung mga ginagawa ko. Pero syempre, ito tayo sa mga ano, sa superstars. Wala akong pinky-pinky nun. Wala kang pinky nun. No? Walang pinky nun. Hindi para sa akin. Ayun nga, kila Cardona, kila LA, yan. Siyempre, yung mga, that time sila yung mga ano eh, mga superstar ng yung nabuong team nila eh. Oh, sila. Four. Nakailang ano ko doon ko yan? Nakailang conference ka sa Harbor? Isa lang. Isang conference lang ako. Nag-champion ngayon? No? Hindi. Pero the following year, nag-champion na. Ah, o nung nawala ka na. Wala na. Ah, yung ano, yun parang dynasty ng Harbor na. Sunod-sunod na. Nakuwento mo nga yan. After mo sa Harbor, Kuya Ronjay, saan ka na napunta that time? Million more na. Yun na yung medyo, yung minutes mo, tumaas na. Oo, tumaas na yung minutes ko. Tumaas na yung kumpiyansa. So, yun. Hindi maayos na. Hanggang pero sa, ano. Nung nasa Harbor ka, Kuya Ronjay, anong jersey number mo na? Eight din yata ako. Eight din. Pero baka, ito ko yung mahilig ako sa mga, ano, sa mga tanong na, yung mga, ano yung story behind your jersey, story behind this, that, blah, blah, blah. Bakit number eight kayo, Ronjay? Matanong ko lang. Number eight, una dahil idol ko si Kobe. Tapos, nung naging kami nung wife ko, which was my girlfriend before, ano kami, November 8 kami. So, sakto, 18 yung number. Tapos, nagpakasal kami, after 5 years, December 8. 8 na. So, kaya gusto ko nung, then, nag-number 9 din ako. Coke. So, number 9, siyempre, una, dahil number yun ang daddy ko nung maglalaro pa siya. So, idol ko yung daddy ko eh. So, ginamit yung number niya. And then, dahil February 9 yung birthday ng wife ko, kaya may mga ano, connected. Merong mga meaning yun. Sentimental. Kasi doon ka lang umigot eh. 8-9 ka lang eh. Di ba, Ronjay? Tayo dun sa jersey number mo. Shout out kay Ate Lucy. And yung pala yung number 8 na yun. Pero kay Ronjay, sa ibang liga, maliban sa 8 saka 9, may ibang jersey number ka bang ginamit? Hindi ko na matandaan. Ano? Kung ano yung dumating eh. 32. Burger King mo. 32. Bakit nga bang 32? Magic Johnson? Hindi. Parang hindi ko matandaan kung binigay lang yung number na yun sa akin. Ito na. Hindi ko din matandaan. Anyways. Nasa ano ako nun? Nasa Burger King ako nun. Nga, loko yun. Yung number ko.
Di ko alam ba't yun ang pinili ko. Anyway, sensya na, matagal na, mahirap ng ala, isipin siguro yun. Ayun kaya, nung after mo ng ano mo yun, ng PBL ano mo, stint mo, kailan mo naisipan or kailan ka nagka-idea na it's time to ano, to take your talent to the big league? Ano mo yun, PBA? Siguro, lahat naman siguro ng ano, ng naglaro ng college, na gusto mag-PBL. Lahat ng gusto mag-PBL, gusto makarating ng PBA niyan. Siguro isa ako sa mga nag-ano doon, na nangarap nun. So, kailangan, kasi hindi ka naman mapapansin ng team sa PBL, sa PBA, kung wala kang ipapakita sa PBL. So, yung PBL was same thing, na developmental din. So, the players from college, but they develop yan through yun nga, sa PBL, kasi ibang level na rin yung PBL. So, bago ka umakyat ng PBA, kailangan mo talaga ma-develop. Diba? So, ginawa ko lang yung mga dapat kong gawin. So, kung lahat naman ng ano eh, lahat naman ng tao, kung may gusto kong gawin, kung may gusto kong may ma-achieve sa buhay mo, gagawin mo yung what is necessary. Oh, yan. Lalim nun ah. Okay, so ano kaya nung bago ako magpa-draft, August 2000 ano yun, 2007 yun eh, sa market eh. Napanood ko po yun eh, second round first pick si Kuya Ronjay. First ever na na-draft from EAC Generals. Yan, represent. Yan si Kuya Ronjay. Sobrang proud kami nun. Kumbaga, finally meron ng player na galing sa school natin. Kumbaga, yung buong community ng EAC that time, sobrang proud na proud kay Kuya Ronjay. And hindi nagbago si Kuya Ronjay. Pag bumabalik siya, ganun pa rin siya. Parang hindi siya nag-PBA. Parang Ronjay pa rin siya na normal. Siya yung unang mamamansin. Pero dyan, naghangata ako. Tinig mo ako? Yan. Okay na. Yan. Wala. Okay na ako. Sensya ka na. Yan. Okay na. Yun, ano pa, that time naalala ko pa, nasama pa ako sa mga commercial ni Kuya Ronjay nung ano sila, nung nasa ABC pa yung PBA. Kasama ako nun, yung mga commercial ni Kuya Ronjay, nasasabit ako dun sa mga kinukunan, yung pinapakita yung jersey na three-peat, mga ganun. Basta yun yung alala ko eh. Kasi lagi akong nakabuntot sa kanila nun, sa nung rookie pa lang si Kuya Ronjay. Saka, lagi ako nabibigyan ng ticket ni Kuya Ronjay. Pero ano nun, nung nasa Meralco na siya, kami ni Coach Bujoy, Coach Ellie, ni Ate Lucy, sinasama ako sa ano sa MOA, sa Araneta, lagi akong may free ticket. Kaya lagi akong sinasabi, totoo pala Kuya Ronjay na ano, hindi mo pala malilimutan yung tao kung ano yung pinaramdam sa'yo kesa sa sinabi niya. Kasi Kuya Ronjay, bilang from the province na may kilalang PBA player, parang sobrang big deal sa amin yun. So that time na nakakasama kita, nakakasalamuha, parang let's say kaibigan ko si Kuya Ronjay, parang ganun eh. Pag lumalabas sila, lagi akong sinasama. Tapos minsan pa, nalalo ko pa, minsan pa si Kuya Ronjay na Jordan 23 ata, 24, ganun. Pero size 12, malaki sa akin eh. Bibigay sa akin ni Kuya Ronjay 'yun, eh size 10, 11 lang ako. Wala, hindi ko nakuha. Sayang. 'Yun mga naalala ko eh, kay Kuya Ronjay. Kaya sobrang ano, kaya layo sinasabi sa kanya, walang cooking Kuya Ronjay. Idol ko si Kuya Ronjay sa basketball sa katotohanang buhay. Walang cooking 'yun. Totoo 'yun. Thank you, pare. Thank you. Totoo 'yun. Yung Kuya Ronjay, nung nasa PBA ka na, nung nagpa-draft ka na, syempre may tatawag sa iyo. May tumawag ba sa iyo, Kuya Ronjay? Bago pa-draft? Honestly, ang unang may mga scouts na nagsabi sa akin na may teams na interesado sa iyo. And then before pa noon, this player ako sa Air 21.
So, kinausap ako na kukunin muna yata nila yung mga pang ano, pang France bago ako, kasi pang second round. Pang, meron pa silang pick ng second round. Tapos, may tumawag sa akin na konsumado raw ako ng Coca-Cola. Sinabi nila na gusto raw nila ako. And then, oh yun, yun lang. Yun lang yung nagkaroon. Tapos, hindi ko pinapansin kasi baka mamaya cooking lang din. So, ako, di, sige. Okay lang. Kung, basta, ang ano ko noon, nasa likod ako, sa backstage ako, madraft man ako o hindi, okay lang sa akin. Kasi unang-una, hindi ko ina-expect na may kukuha sa akin. Kasi ang daming draftees noon, ang daming players from UAAP at NCAA, hindi naman ako ganun kakilala. So, ayun. Tama. Tapos ano ka pa nun, first pick ka sa second round, di ba, Kuya Ronjay, ng Coke? 11th overall ako. First pick sa second round. Alam ko yun eh. Tapos, di ba Kuya si ano, si Coach Binky Fabis nun, di ba? Yes, Coach Binky. Kayo nila, isa pa yun sa mga, oh, isa pa yun sa mga tao na nagtiwala sa akin. Sobrang tiwala sa akin. Sobra, Kuya. Sobra. Kasi nung rookie season mo, grabe yung playing time mo nun eh. Kumbaga, twice ka ata nag rookie of the week or rookie of the month. Yata. Oo, naalala ko yun eh. Kasi that time, meron kang ano eh. Dun, that time, yung Facebook, pauso pa lang eh. Tapos meron kang page nun. Ronjay Red Dragon Buenafe. Tapos pag may mga... alam mo, buhay pa yun eh. Pag may mga awards ka o yung mga updates, dun nakikita. Oh, eh. Totoo yun, makikita mo sa Facebook. Alam mo, buhay pa yun eh. Hindi pa uso yung mga pages dun eh. Kumbaga ano lang siya. Parang basta account lang siya. Account. Parang ganun. Tapos naging page na siya eventually. Tapos, eto ko yung Ronjay, ano eh. Sobrang ilan na yung nakakaalam. Si Kuya Ronjay, nag-MVP siya sa 2008 Rookie Sophomore Blitz Game. Di ba, Kuya Ronjay? Kamusta experience nun? Sarap. Kasi isang bakulad kami nun eh. So, kaya nga all-star. Sama ka, pagka tinawag na all-star, malamang star ka. Di ba? So, you're with the stars and battling with the stars. Ibig sabihin, lahat kayo magagaling dun. So, accomplishment, kasi siyempre, pagka yun nga, star ka, isipin mo, star, magaling pala ako. So, napakasarap ng feeling. Tapos, halos lahat ng mga kasama namin dun, end up na naging magkakaibigan din. So, friendly competition. Basta showcase your talent. Yun lang. Sarap yung feeling. Isa sa mga pinakamasaya na experience ko sa PBA. Saka ano yung minsan lang mangyari yun na maging rookie kayo, di ba, Kuya Ronjay? Tapos mag-MVP ka pa sa All-Star Game ng Blitz Game, di ba? Ano yung ano, Kuya Ronjay? Nakailang points ka na? Naalala mo ba? Nung laro? 20 points yata ako nun. All-Star yun sa 25. Ano yung Kuya Ronjay? Yung trophy mo na yun. Siyempre, andyan sa bahay nyo. Andyan pa rin yan hanggang ngayon. Siyempre. Pero nasa kwarto. Pero Kuya Ronjay, sa ano, nung after ng rookie season mo, alam ko ang nanalong ano eh. Alam ko top 5 ka sa rookies eh, di ba? Kumbaga, kung may mythical, isa ka sa mga top rookies, di ba? Si Ryan Reyes ata nanalo eh. Siya ba? Ryan Reyes yung rookie of the year. Tapos si Joe DeBans. Ako. Ikaw? Kramer.
Saka si JC Intaliatan. Grabe rin yung batch nyo eh. Grabe rin yung 2007 na batch nyo eh. Sina JDV, Ryan Reyes, Ken Bono, di ba kaya? Si JC Intal, Doug Kramer, Escalona pa? Hindi, si Escalona 2008. Ayan, Ryan. Intal, Kramer. Grabe rin yun eh. La Aranya, Jojo Dantin. Ano kaya nung after mo sa Kukuyo Ronjay, na-trade ka sa ano eh? Sa Air 21, di ba? Yes, trade ako ng Air 21 kay Coach Yeng na. Kamusta experience mo kaya dun sa Air 21 na yun? Sarap. Playing under Coach Yeng, it's a wonderful experience eh. Kasi pagagalingin ka niya eh. Hindi lang dahil sa mga turo ng ibang staff, kundi dahil dun sa sistema niya. So gagaling ka sa sistema niya and sa motivation niya. And knowing coaching, pagdating sa motivation, ibang klase. Pag hindi ka nag-perform, pasensya ka. Pero pag nag-perform ka, di ba, aangat ka. So doon siya. Doon na ba ano kuya? Doon na bago kayo mag-Rain or Shine, doon na kayo nagsama-sama ni ano eh, Bo, JR, di ba? Oh, yun na. Oh, alam ko eh. Bago pa. So ano muna? Air 21 Burger King na. Oh, Machas, si Bo, si JR. Yun. Si ano, si Winnie, si Marky. Oh, yun yung ano. Naalala ko yun eh. Doon yung nangyari yun, yung ano sa PB, yung sinipa ni Winnie, di ba? Doon ka nun, di ba? Sige. Ah, doon ako nun. Naalala ko yun eh. Tapos, Tatawad na ako. Oo, oh, naman. Kilala kita ko yun, hindi ka naman ano eh. Hindi ka makikisipa. Pero ano yung kuya? Anong... Siyempre, andun ka mismo sa court na yun. Talagang maririnig mo yung fan na nagmumura, no? Oo, naririnig na namin yun. Kasi, ano eh, kadadaan ni Kuya Winnie o kahit na sino, minumura niya. Pero hindi ko alam na yun yung tao na, ano. So, mas may naririnig lang kami. Puro, ano, puro mura. Kasi medyo physical yung laro, eh. So, yun, na ano. Pero nang ganong insidente. Nagparamdam. Paramdam lang naman. kung kaya mong ano, kung kaya mong magmura, kaya dapat alam mo na yung consequence. Ready ka rin, di ba kayo, Ronjay? Kasi syempre, tao lang naman yung player eh. Naririnig ka ng mga yan. Kaya pag ano, pag binumura mo yan, baka anong gawin sa'yo. Kasi nangyari sa akin, kayo, Ronjay, si ano, Nike Summer League. Kalaban nila Argel. Baste. Ba, alam mo si Jimbo Aquino? Kasi kasama ko si Dan. Waterboy kami ni Dan. Sabi ko kay Dan. Parang, kalabuto ko ang sinabi ko. Basta pinag-uusapan namin si Jimbo. Parang wala naman yan eh. Ganyan. Tapos nung nakashoot na siya, lagi siya tumitingin sa amin. Parang pag nagkakashoot siya, tumitingin sa amin. Di na ako nagsasalita nun. Kasi kinukulit namin. Yun nalaala ko sa kanya eh. Parang sa... nahirap pa rin ganito, baka masuntok tayo dito. Eh, open pa naman yung ano, sa FEU. Inalala ko eh. Ano yung kuya, after mo sa, ano kuya, sa Burger King nga, di ba na-trade kayo sa Rain or Shine, di ba? Unang na-trade si Coach Yeng. Una siyang napunta ng Rain or Shine. Tapos after ilang weeks, sinama na kami, ako sa kasi Machas. Sinama kami na punta ko. Tapos sunod-sunod na, sina JR na, sina Bo. Oo. Ito kuya, masasabi mo ba na ano, na siguro hindi ko na kailangan tanungin to. Ito ba yung pinaka-favorite na team mo sa buong buhay mo? Yung Rain or Shine? Sa PBA ah?
Oo naman. Oo, kasi iba yung ano, iba yung chemistry ng team eh. Iba kasi hanggang ngayon nag-uusap-usap kami. Nagkukulitan kami, nagkukukingan pa kami. So, yung friendship na nabuo sa team na yon, ano eh, sobrang i-value mo. Ano, parang para kami magkakapatid na eh. Yan, ako, Larry, Machas, Belga, Nyahan, Chito Jaime, yan, Ryan, Paul, Sir T.Y., Jeff Chan. Sa ang dami, lahat kami halos. Sa practice, puro kami kulitan lang. Puro kami tawanan. Pero pagdating sa, ano, pagdating na ni Coach Yeng, seryoso na kami lahat. Matik. Sa ato, kuya, yung group nyo, kuya, halos lahat kayo nanggaling sa mga, that time, di pa NC eh. I mean, NC na, pero lahat kayo, si Kuya, si Larry, galing sa MIT, ano yung gusto ko rin, MIT, di ba? BMI. Si Batchas, UM, di ba UM siya? UM oh, Adamson siya. Mga ganun, oh, di ba? Kumbaga, yung group nyo that time, parang lahat kayo, ano eh, kumbaga, hindi kayo dun sa mga big schools eh, di ba? So, parang yung group nyo talaga, talagang all talent, all hard work talaga. Kaya nag-champion din kayo, di ba, kayo, Ronjay? 2012? Tama ba yun? 2012, yes. First championship ng Rain or Shine yun sa PBA. Kaya siguro yung masasabi ko na isa sa mga ano, pinakamasarap na team na napuntahan ko. Pinakamasaya. Kasi yan, dahil dun sa band na nagawa, dahil din sa sistema ni Coach. Tatanong ko dapat sa iyo, Ronjay, yan eh. Ano yung pinaka, ano mo eh, pinaka hindi mo malilimutan na, ano, Coach Yeng Yao story during, ano, during Rain or Shine days nyo? Madami. Yung ano, on top of your head, yung biglang... Madami. Sobrang dami. And kasi yun eh. Ano kasi ako, medyo palasagot din ako minsan. Hindi naman, mangangatwiran. Hindi pala palasagot. Mm. Mangangatwiran kasi ako. So, one time, team kami against Korea. So, the play, lalabas sa stage si Jerry. Pero naka-tail sa kanya yung tao niya. So, ang reads ko, magkukurl siya sa ano, magkukurl siya sa screen kasi naka-tail. Nag-pop out siya, hindi ko binigay. Sinigawan ako ni Coach. Ibigay mo! Ibigay mo! Hindi ko binigay. Tapos, nag-turnover yata. Napasa ko sa kala. Parang na-steal. Galit. Namura ako, syempre. For sure. Expected. Oo, namura ako. Time out si Coach. Sabi niya, bakit hindi mo binigay? So, sinagot ko. Hindi naman, sinabi ko yung side ko, Coach, kasi nakatail yung bantay niya. So, pinapakurl ko si Jairi. Sumasagot ka pa! Adam, yung mga players ng Rain or Shine, alam na alam yan. Tapos, hindi pala kontento, sabi yung pa ako. Atorn niya ata ito eh. Upo ka na. Ano yun? After niya na, de, pagtapos ng timeout, so nasa court na kami, si Ryan Aranya lang nagsabi sa akin. Siya lang nagsabi sa akin, after noon, tumayo na kami, pumasok na kami sa court. Siyempre, nakatayo si Coach. Sumasagot pa, attorney yata ito. Sabi niya sa boom.
Nung nilabas ako, tawang-tawang si Aranya sa akin. Puta, sabi na, kinukwento niya sa akin eh. Tawa na rin ako ng tao eh. Ano alam mo? Pero binalik ka pa nung way, hindi na? Ano, kaya-consciente kasi, ano eh, basta maganda yung ginagawa. Babalik ka. Basta magtulong ka sa team. Bibigyan ka niya ng chance. So, ikaw na bahala dun sa chance na yung kung gagawin mo. Yun yung maganda sa kanya. So, lalabas at lalabas yung laro mo kay coach. Mamura ka man niya o hindi. Lalabas at lalabas. Siyempre, so, kailangan mo yung loob mo. Mm. Ano, may lalabas yan pagka isang mura pa lang. Iyak ka na. Oo. Ang dami ko natanggap na mura eh. Pero, ano ko yan? Anong natutunan mo sa kanya, kuya? Sa kumbaga, hindi sa basketball, sa buhay na na-apply mo? Siguro yung mag-prepare. Kasi isang quote galing sa kanya is ano eh, preparation is a key to success. So kailangan paghandaan lahat. In any situation, kailangan handa ka. So, isa yun sa dami ng mga sinasabi niya. Isa yun yung tumatatak. Totoo yan. Preparation is the key to success. Tandaan ko yan. Ayun kaya, nung ano, since yun yung favorite teams mo, kuya, pero sa 11 years mo sa PBA, anong year or anong team ka masasabi mo na nag-excel ka or naglaro ka talaga ng yung peak Ronjay Buenafe? Ano ba? Siguro yung time na nasa kanya. Sa akin, kuya, ano, opinion ko lang to, kuya, para sa akin, yung coke mo sa Cameralco. Coke kasi pa-start pa lang yun eh. Pa-start. So, ano, medyo ano pa, ano, gigil pa. So, gigil. Tapos, well, Cameralco, okay na, okay din naman. Right, oh. Kay Coach Ryan, maganda naman yung binibigay nila sa akin, ano, opportunity. So, ako, kung anong opportunity bigay sa akin, yun lang, kunin ko. Yes, balik tayo sa estate mo sa, ano, sa PBA. Since matagal ka naglaro sa PBA, Goya Ronjay, ito, sino yung, ano mo, toughest matchup mo sa PBA? Limang ano, toughest matchup. Andun yung prime Kagiwa, prime Dondon, prime sino ba yung mga Dos Ryan Reyes, ang dami. Sino yung masasabi mong toughest matchup mo? Two position, kadalasan, scorer. Two or three. Kaya, sorry ah. Yan, okay na. Ano ka, nasa ano ka, nakay JJ Cyrus Baguio ka. Sorry. Anyway, joke na yun. Oh yeah. Si Terence, yan. Hirap bantayan yan. Si Jeff Chan, si Bobby, Joseph Yo. Yeah. Kasi ano eh, si James Yap. PJ Simon, yan. Dami. Ayun, so, yun nga, sila Jeff Chan, Paul Lee, yan. Tama. Sila Joseph Yo, James Yap, PJ Simon. So, basically, lahat ng mga position ko, yun din yung mahihirap bantayan. Kasi, parang, scorers kasi yung ano eh, yung position namin eh. So, slasher or shooter, so, ang hirap bantayan. So ano talaga, kailangan gumawa ng defensive scheme para dun sa mga players na rin. Kasi yung ano kuya, yung position mo, dos kay, di ba? Kumbaga, yung that time, yung panahon na yun, James Sharp, Kagiwa, daming dos eh. Kumbaga, dun nang gagaling yung mga superstars eh. Diba? Don Tiberos pa.
paano mo pinag-handle yung kay Ronjay? Pag kunyari, kalaban mo si James Shop bukas, ano yung mindset mo? Ang binibigyan kasi kami ng scouting kasi niyan eh. So, pag-aaralan mo yung ano niya, pag-aaralan mo yung tendencies niya, hindi mo naman ma-stop lahat yun eh. Contain mo. So, ito ako contain mo, pero kailangan mo rin ng tulong ng ibang mga kasama mo. May double team. Oo, depende. Depende yan. Depende yan sa kung ano ibibigay ng ano, scouting coaches. Pero sa state mo sa PBA, meron ka rin bang ano, welcome to the PBA moment mo rin? Paanong welcome to the PBA? Yung, alam mo na, yung PBA style na bibinyagang ka, ano mo yun, titirahin ka, pag-pick, bibigyan ka, ano mo yun? Well, sa PBA kasi hindi pwede yung malambot ka eh. Mm. Pagka, well, yung kung mga bigay-bigay, madami ako natanggap niyan. Pero syempre, hindi lang naman dahil rookie ka. Kasi hanggang tumagal na, ganun pa rin eh. Kasi nga, dahil physical game ang basketball, and then the toughest guys, and then the heavier and bigger guys, hindi mo basta-basta pwedeng daanan yan. Diba? Makakaramdam at makakaramdam eh. For sure. Sa dami ng na-experience mo kayo, Ronjay, ano yung medyo hindi mo nang nakalimutan? Yung tipong ininda mo siya ng ilang araw? Wala naman, pero sa practice. Sa practice meron. Kasi mas mahirap yung practice kaysa sa games. Kasi doon, bukbukan talaga sa practice eh. One time yun na partially dislocated yung shoulders ko dahil paglaban ko sa screen. So, yun siguro. Kasi wala naman akong matandaan na sinadya. Oo, wala. Mm. Sa game ha, pero sa practice, ano eh, mas matindi yung practice kasi ulit-ulitin mo yung ano eh, yung gagawin mo eh. Mga plays. Araw-araw eh. Hindi ka tulad ng game. Itong araw lang na to. Oh, hindi ka pa maglalaman ng buong game. Tama. Oh. Sa practice, hindi. Kahit bench player ka, gagawin mo yun eh. Hayaanda mo yung sarili mo. So, dun siguro sa practice, mas hindi ko makakalimutan yung inabot ko. Anong team mo to? Meralco. Oh. Well, sa rain or shine din, ganun din. Marami, lahat halos ng team ang mga sa practice kasi nagkakaano ng lahat. Eh. Minsan, nagkakaputukan pa ng kilay, ganyan. Di may iwasan. Mm. Ako nalala ko sa practice namin, si Kuya Bong. Sinuntok ako si Sigmura. Pick yun eh. Elbow ata yun. Or corner. Kaya, skin kami. Ginagordyo ako si John Valderrama. Susundan ko. Nakapick si ano, yung sa taas, yung horn ata yun. Kaya ako ni Kuya Bong, pok! Ah! Wala na. Hindi ako nakahinga. Ang tagal ko na-recover. Sorry siya kasi hindi daw niya sinasadya. Sabi niya, mahina lang yun. Kay Bong kasi akala niya laro eh. Nilalaro niya eh. Ayun pala, nakakasakit na siya. Teka, cut ko to, kuya. Okay, cut ko to, kaya. Baka ma... Pero totoong story yun, kuya. Di ko malamot, sinuntok ako ganun, no? Pero hindi naman malakas. Parang ganun lang. Parang gabang. Ayun, kuya. Nung, alam mo, kuya, napasama ka sa parang Gilas Pilipinas, eh. Di ba? Nung naglaro kayo sa Dubai, di ba? Kamusta experience mo nun sa Pilipinas? Team Pilipinas? Ang sarap maglaro sa ano, sa Gilas. Grabe yung support ah. Grabe yung ano ng coaches, si Coach Chot, ang coach namin nun. So, dami na namin natutunan sa kanya kung nandun kami. So, the experience was very nice. Lalo na,
Dubai pa kami. So, alam mo yun, yung experience namin na maka-compete sa ibang bansa, parang nadadagdagan yung confidence namin, yung level ng skills namin, kasi na-i-compare namin dun sa ibang teams na magagaling din. So, ano yun, parang learning process yun. Everyday kasi is a learning process sa buhay, di ba? So, yun, naging learning experience na. Parin ko yun, di ba? 2013, mga ganun eh. Yun yung ano eh, bago pa lang si ano nun eh, si MGR, si Matt Gonielas, di ba? Kasama yun, di ba? Bago, alam ko yun, natandaan ko, kayo nila RR, tagal na. Oh. Grabe. Si Marcus. Kuya Marcus. Si Kevin Alas. Yun. Nahala ko yun eh. Alam ko eh, anong liga si nilayon yun? Si Gabo. Anong liga yung sinilayon yun sa Dubai? Kalimutan ko na kung anong liga eh. Parang, tagal na eh. Invitation yun. Sa Dubai. Ganda, maganda yung mga ano, naroon yung Lebanon kalaban namin. Parang sobrang physical. Al-Katib. Hindi. Wala na. Wala siya. Anyway, sa ano mo, sa PBA stint mo, Oya, kung gagawa ka ng ano, all-time starting five mo, ikaw yung dos, syempre. Kung sino yung pipiliin mong ano, 1, 3, 4, 5 mo. Sa mga teammates ni Kuya Ronjay, walang ma-offend. Ito lang yung mapipili niya. Sige, Kuya. Okay. Hindi, siguro kahit hindi na ako. Ikaw na. kasi ang daming pwedeng pagpilihan. Hirap. Yung ano, yung on top of your head, yung biglang naisip mo lang. Ako gusto ko kasi una yung point guard mo. Dapat matalino. Well, ang daming point guard na matalino. Nandiyan si LA. Alex. Chris Ross. Ang dami. Ito ko yung Ronjay. Yung mga naging teammates mo na lang. Yun, para medyo mas konti. Ang dami rin pala. Hindi, ganito na lang. Okay na yun. Number one ko siguro, point guard ko. Si LA siguro. Okay. LA. Tapos, two guard, Paul Lee. Tapos, three. Sino ba? No. Alam ko, tinanggal mo yung sarili mo kayo, Ronjay, sa dos, ah. Okay na yun. Okay. Oh, sige. LA, Little Weapon, tres mo kayo. Tres, ano ba? sa four muna. Oh, sige. Si ano, RDO. Parehas tayo. RDO. Tapos, five. I might go with Asi. Oh. Maala ko, ano kay Kraken ka eh. Ay, hindi. But si Asi kay Ronjay, since naging teammate mo siya, gano'ng kagaling ba si Kuya Asi? Si Idol Asi? Iba, well, sige, yung presence ni Asi sa loob. It's different. Kasi, nung time na magkakampi kami, bigyan mo lang sa kanya. Parang shock eh. Alam mo yun? So, same thing as ano, as the Kraken. Mm. Diba?
Iba rin yung June Mark. Pero the prime kasi iba. Was, you know, ano eh, talagang grabe eh. Pero mo, sobrang dominant niya eh. Pero syempre, ano rin, well, siguro, sige, paano ba, pwede mag-3 sa RDO eh. Oh, slide mo na lang. Oh. Tapos si Ageless, 4, kasi patro stretch mo na. Oh, may shooting naman. Okay. Tapos si Kraken, oh. Oh, para wala ng gulo. Wala ng gulo. Para safe na. Kasi si Asi kasi, ano na eh, shooter na eh. Shooting every day sa practice. Magkasama kami, puro shooting kami. Ano yun? 7 spots pa yun. Minsan siya pa na nanalo. Lakas. Kraken, The Rock, RDO, Little Weapon, saka si Tiniente, LA Tenorio. Alas parehas tayo, kuya. Ako, ang all-time ko, ano eh, Johnny A. Dosko. Sa bagay. Ako, Dosko, si ano eh, Kagiwa. Tresko, James Shop. 4 ko, RDO. 5 ko, Kraken, syempre. Okay ba? Come on. You can never go wrong with the PBA players. Oo. Oh, talagang hindi ka ng PBA kung hindi ka talaga magaling eh. Talagang best of the best, elite of the elites eh. Yan, bari. Maswerte yung mga players na nag-PBA tapos pumagal. Kasi ang ano niya, yung skill level with matching the brains that they have, tatagal sa career nila. Plus the discipline. So ano kayo, Ronji? Ano kayo? Bibihira yung umaabot ng 11-10 years sa PBA, di ba kayo, Ronji? Kumbaga, ikaw, sa 11 years ka sa PBA eh. Kumbaga, grabe yung milestone mo rin sa pro career mo from Emilio Aguinaldo College, Rookie Blitz MVP, one time naging part ka ng Team Pilipinas, tapos nag-champion ka pa. Nakaya ng, ano ka, Kuya Ronjay, nakaya ng championships ka? Isa lang. Isa. Rainerside. Ah, si ano? Si import nyo si Carney ba yun? Corny? Yun. Saka ano, Kuya Ronjay, speaking of skills, Kuya Ronjay, ngayon kasi, sinasabi nila na when you talk about the most skilled PBA player or pro player, andyan sina Kiefer, andyan sina Terence, pero nakakalimutan nila si Ronjay Buenafe. Walang cooking kayo, Ronjay. Iba kasi, ano kayo, Ronjay, iba kasi yung nakasama mo sa court, nakalaro mo, saka yung napapanood mo. Ito kayo, Ronjay, may nagsabi na ba sa'yo, Ronjay, na si Mactalio, halos same kayo ng laro? May nagsabi na ba sa'yo yun? Wala pa, pero ako, well, si Mac. Oh, magaling si Mac. Skillful si Mac. Wala akong masabi doon. Tsaka sobrang sipag ng batang. Kasi kuya, ano, nakikita ko si Mac si Mactalio sa iyo eh. Yung younger Ronjay. Halos same kayo ng galaw eh. Tapos yung build nyo pa. Halos same kayo eh. Kulang na lang high sock si Mac eh. Pag pinag-high sock mo si Mac, ano na yun? Younger Ronjay Buenafe na yun. D-Wade din yun. D-Wade. Oo nga eh. Diba? Kaya Ronjay, diba nang galing yung high socks mo kay D-Wade? Hindi. Kanino? Actually, bata pa ako nang gagawin. Ah. Kasi, yung ano ko, yung nang nanonood ako ng PBA dati, sila Samboy Lim. Bata pa ako nun. Right? 9 years old yata ako nun. Or 8. Nanonood ako nun. Nakita ko naka-high socks. Siya, nakita ko siya naka-high socks. Tapos, pag naglalaro ako, meron akong ano, may high socks. May high socks din ako nun. So, ginagamit ko. Doon na sa bahay yun. High socks ako sa bahay namin. Hanggang nung
Tapos, kaya Black. I don't know kung natatanda mo si Sunny Alvarado. Oh, Sunny Alvarado. Tanduay. Naka-high socks din siya, pero black. So, yung ginaya ko. Nag-black socks din ako. Hanggang sa, ano, sa, wala pa naman ako sa, ano, wala pa ako sa PBL. O sa EYAC, nag-ganun na ako. So, sinubukan ko. Nag-ganun ako, nag-high socks din ako. Doon na ako nakilala. High socks. High socks na yung ano ko. Saka ano, naka Kobe armband ka eh. Hira. Minsan. Tapos, ano, nanalo ko pa nun, yung ano mo, yung shoes mo nun, parang Dwayne Wade Converse ata yun. Converse. Nanalo ko yun eh. Andun pa sa ano yung kuya? Iniwan mo yung isang pares mo dun sa mezzanine, sa locker? Hindi ko na alam kung nasa na yun. Basta, sarabi, sa'yo daw yun eh. Anyways, yung kuya, nung ano, nung PBA ka na kuya, nung, meron bang time nun na, since nasa, ano ka na, sa ibang liga ka na, kailan yung nasabi mo na parang, medyo, alam mo na, medyo pababa na yung PBA career mo, kailan mo naisipan na parang it's time to, ano, to move on? Actually, hindi ko naiisip yun eh. Na ganun. So, yung opportunity lang na nakukuha ko is palesen ng palesen. So, though, mahirap tanggapin, pero wala ka na may ibang pwedeng gawin eh. So, you have to try. Kung hindi man sa PBA, baka sa iba. Pwede. So, I try MPBL. So, dun ako, nababalik ko yung kumpiyansa ko. Ganun. Well, laro lang. Ano yun? Kasi, ano yung hinahanap ng katawan. Ganun. Okay. Diba? Bili mo, ngayon, almost 2 years na walang basketball. Pero pag yung gigil mo eh, diba? So kahit sabihin mo napahinga ka ng 2 years, gusto ko pa rin, laro pa rin ako. Ah, pwede pa. Kaya pa. Ganun. 31 ka pa lang eh. Kaya pa yan. Hindi ako kuya, 31 na ako. Di ba naisip mo kuya, nung nagkakilala tayo, 16 ako noon. Grabe. 22 ako noon. Okay, ano, mga 22, 23 ka na. Draft na ako nun eh. Nalo ko yung kuya eh. Kaya, sobrang ang daming memories na bumabalik. Yung mga, nalo ko kuya, ito kuya, kuwento ko lang. Nalo ko, nag-practice kami, Team B. Pumunta ka, tapos naka-jersey ako ng Hinebra. Sabi mo sa akin nun, fan ka pala ng Hinebra. Tapos sabi sa akin ni Coach Ellie, balik-tirin mo yan. Bilipid ko. mali ako na suot. Sabi ko, ano nga pala. Bilipid ko kuya. Yung kagiwa na jersey ko, bilipid ko nun. Actually, ang rule kasi, halimbawa, ganun, sa EYAC kasi, kami, hindi kami pwede magsuot ng ibang jersey. Kahit sabihin mo, PBA or PBL teams, pag yun ang ginamit mo sa jersey, na sa practice, babalik ta rin mo. In respect din dun sa school. Sa school. Oo. So, natatanda ko yun. So, sakto, tinanong ko si Coach Ellie, tinanong ko, ba't nakaano yun? Baka gano'n, naka-inebra. Siya, sabi niya, hindi, siguro, babalik ta rin. Wala pa akong jersey kasi nun eh. Pero hindi dahil kalaban. Siyempre. Rules lang talaga na hindi pwede magsuot ng ibang jersey doon sa EYAC. Not unless practice jersey or uniform ng EYAC yung gamit mo. Okay. Kasi wala pa akong jersey noon eh. Ngayon, alam, klaro na.
Pero alam ko naman, kuya, na parang medyo off na nakahinebra ako. Tapos, di ba, coke ka. Ay, wala pa kaming jersey kasi noon eh. Parang ginagawa pa lang daw. Bago pa lang kami noon eh. Kami nila Royder. Di ba, alam mo si Royder? Ako si Napingol. Kami nila Alot. Yan. Ayun, kuya, nung, speaking of ano, kuya, nung nag-PBL ka na, ano nangyari noon, kuya, nung nag-Mandaluyong ka? Na-protesta kayo, parang barangay yun ah. Hindi, ganito kasi nangyari. Actually, merong rules daw sa MPBL na pag nagpalit, diba, kasi the players ng Mandaluyong are also the players na maglalaro sa ABL. Hmm. So, pagka nagpalit, pagka nag-start yung MPA, ABL, so meron silang rights na kumuha ng pamalit. So, in my, sa case nung Mandaluyong, nawala si Ray Parks kasi mag-ABL. Kaya nila ako tinawagan. Kasi nabihan nila ako. Actually, may ano pa ako nun. Meron pa akong contract sa NLEX nun. So, pangalam ako. Para at least, di ba, maayos yung ano. And then, ayun, sabi nila, parang hindi ko matandaan kung dapat hindi daw pwede yung wala sa original lineup. Pero ang kinokontest ng Mandaluyong is yung agreement nila na pag nawala yung players, pwede silang kumuha na pamalit. So, yun yung ano. Then pumayag na maglaro ako. Actually, karoon na ako nun. Mag-iisang buwan na ako na nagpo-practice sa kanila nun. Nung ano, ang tagal ng process. Hello? So, nung pinayagan ako, wala akong kaalam-alam na pinayagan na pala. Nandun ako sa venue, nanonood lang dapat ako. Wala akong dalang sapatos, wala akong ano. Wala talaga? Paano yun? Wala. Tapos sinabihan lang ako na, oh, maglalaro ka, ha? Ano yung sapatos pinamit mo? Meron, hindi, may sapatos ako sa kotse, pero wala akong, compression? Anything na, ano, na undershirt, uh-huh, na cycling, wala. Sapatos lang talaga. And then the uniform, wala rin yung uniform ko. So, pinadala ko. Mm-hmm. So, from San Juan to ano lang naman, to show lang naman, kaya malapit lang. So, from there, yun. Walang warm-up. Pagdating ko rin, puta, halos mag-start na. Well, in-end ka muna naman eh. Parang nakaano ka ata nun eh. Parang 20 points? 15 lang, 15 points lang. So, big sabihin ko yan, ano, iba talaga yung competition sa PBA compared sa MPBL, no? Magkaiba eh. Hindi iba. Parang, paano ba sabihin? Mas lighter. Hindi, kasi sobrang physical din ang MPBL eh. Physicalan din eh. Hindi lang ganun ka, paano ba? Well, the level ng preparation siguro, yun masabi ko. Diba ang level ng preparation sa PBA? Tsaka sa MPBL. Kasi maraming games kasi ang MPBL. Halos araw-araw. Basta yun. Yun siguro pinagkain. So kuya, nung after mo sa Mandaluyong. Actually kuya, nung sa Mandaluyong, 'di ba kasama mo si ano yun, si doon si Yeng Lim noon, 'di ba? Dapat sasama niya ako noon sa isang practice niyo. Hindi na ako pwede, may trabaho ako eh. Lagi niya akong sinasabihan noon, "Oh, sama ka sa ano, sa practice namin." Lagi. Hindi lang ako nakakasama. Wala lang, laro-laro lang sana ako noon. Wala, hindi na ako, may trabaho ako eh, kaya hindi na ako nakasama. Kasi ano pa yun eh, yung D-League pa nila, yung pinopromote niyang cellphone, kasama-sama sa D-League yun. No. Pero wala, di na natuloy. Yun. Anyways, kuya, sa
after mo sa panduluyo ko, nag-Bicol ka na. Yun yung Bicol parang, na. Yung nagtagal talaga eh, no? Kamusta yung team nyo sa Bicol? Ganda lang, ano nyo eh. Volcanoes. Yes, so, the team was composed of, actually, majority ng, ano, ng team is from Bicol province. Homegrown. Players, yung mga best of the best players ng Bicol. Tapos, ilan lang kami na from Manila. So, siguro 85% or 88% ng team is from Bicol. With ex-pros, ako, si Alex Noiles, Jonathan Aldave. So we were the leaders, mga kuyas ng team. So Alvin Alday, Jerome Garcia. Oh, Jay Gars. So basta maganda, maayos yung ano. Maayos naman yung mga players. Syempre, okay din yung mga coaching staff. Coach Nomar, di ba, andun? Coach Nomar, Coach Monel Calios. Masa maayos yung ano. Coach Toto, Virilio. Yan. Maganda yung ano, maganda yung samahan. Tsaka, madaming matututunan from each other. Yung may kuya yung nabutang ko sa inyo, nakalaban yung Bacoor sa playoffs eh. Yun yung pinaka naalala ko eh. Yung may series kayo against Bacoor. Bacoor ba kalaban yun o Sambuanga? Yan, Davao. Davao? Oo nga pa, Davao. Sorry, Davao pala. Yun naalala ko eh. Yung last na playoffs, yung bago mag-pandemic ata yun. Hmm. Yun ang naalala ko eh. February yun. Two years ago na pa. 2 years ago. Oo. Sa kanto ko yun si ano, si, kwento ko lang si Alwin Alday. Ano yung Wednesday group namin yan sa May Tondo? Parang sa Sure Shot basketball court. Okay. Oh. Basta naririnig ko lang sa kanya noon. Yan, ayan, naglalaro yan sa ano. Tapos nung nag-ano na, nung nag-dilig nga siya, dun siya pumutok eh. Talagang magaling, nakalaro ko siya sa yung limahan lang, yung pailaw lang. Galing talaga. Galing. Malaking guardia eh. 5'11 na ata yun eh. Oh, as in not good. Simple lang eh. Wala siyang, hindi siya fancy-fancy. Tapos, orthodox. Galing. May orthodox na ng point guard eh. May shooting tempo pa. Eh. Galing yung idol ko na yun. Alam niya yung idol ko siya eh. ako rin, idol ko rin ko eh. Isa rin yung mga kwento ni Alwin na, ni Aldin na pwedeng i-share sa mga viewers eh, na doesn't matter kung team B ka or ano ka. Pwede kang maglaro eh. Ano naman eh. Yung willingness naman kasi importante. Diba? Tsaka yung passion. Ba? Baling hindi ka naman nakapaglaro ng UAP, NCAA. Diba? Tsaka ang laki ng ano, ang laki ng may tutulong world. Ang laki ng magiging papel ng attitude dun sa ano mo sa mag ano mo yung itatahakin mong para maging pa-PBA ka. Dapat di naman lahat yan, yung iba mga players di naman lahat na ganun, nag-AP siya kayo si diba? Hard work syempre. Hindi lang hard work. So, kailangan matalino ka din. Kasi doon ka angat eh. Yun. Smart effort pala. Hey, kuya, what's next for ano kuya? For Ronjay Buenafe? Ano ba? Kunyari, hindi ko alam. Well, siguro... Ano na lang eh, konti na lang yung nasa gas tank. Meron pa, pero let's see. Pero for me siguro,
yung natitirang playing years ko, parang hinahanda ako na yung sarili ko para maituro ko naman sa iba. So, I'm just giving back the things na natutunan ko. So, yun yung siguro yung next for me. So, are you saying Kuya Ronjay, one day makikita namin si Kuya Ronjay na sa TV, nagko-coach? Let's see. Hindi. Well, siguro. Hindi mo masabi. You'll never know. Well, depende yan sa magiging sitwasyon kasi. Pero kaya pa yung Kuya Ronjay. Ano ka pa lang 37? 38 now. Eh, pa, sina Marky, 40 plus na yun ngayon, di ba? Ano pa yan? Especially sa laro mo ngayon, shooting. Di ka naman yung big man na nakikipagbagbakan eh. Kumbaga, kaya pa. May ano pa. Walang cooking. May kaya pa mga 9 years pa. Wala na yun ah. Jowo na yun ah. Hindi, mara lang. Siguro, 2-3 years? Yeah, baka next year to. I mean, kasi basketball has been my life for so long. So matapos man yung career ko as a player, baka in other things, diba, basketball pa rin yung as in coach. Gusto ko kasi gusto kong magturo na rin eh. So baka yun na nga. For baka next year or a year or two. Oh, sa Emilio Ginaldo College administration, naririnig niyo to. Alam niyo na. Si Kuya Ronjay naglagay sa mapa sa school natin. Kaya alam niyo na. Hindi naman. Ikaw talaga, Kuya. Kumbaga, yun tayo nakilala eh. Part lang ako ng team. Pero, sige. Humble talaga si Kuya. Siyempre, hindi ko naman magagawa ng ako lang mag-isip. Oo naman. So, it's... Ano yun? It's the team. Ikaw lang talaga yung ano, kumbaga, nag-shine talaga ng ano. siguro. Wait, kakat ko to pag ano. Huwag ka mag-alala. Pag may masabi tayo, ano. Wala naman akong ano, wala naman akong kasi hindi, siguro ano din kasi ang daming nagsasabi kasi na hindi naman namin alam yung EAC kung hindi tayo kay Ronjay. Ang daming nagsasabing ganun pero hindi nila alam what's behind Ronjay. Diba? Paano naging Ronjay? O yun ang hindi nila alam. So kaya sinasabi ko every time hindi naman ako yung ano. Hindi naman din ako sobrang galing kung hindi dahil doon sa mga tao na tumulong sa akin, nagtiyaga sa akin. O doon sa mga tao na nakasama ko para mabuo yung magandang programa ng EAC. Kaya nakilala yung EAC. Facts. Relax lang syempre. Pero totoo yung Ronjay, shout out kay ano kay kina Coach Tomar, kina Coach Ellie, Dr. Campos, Coach Gino, lahat yan, Coach Jerry. Yeah. Sila talaga yun eh. Sila sina Kuya Ronjay, sina Kuya Bong, Kuya Jester, Kuya Nino, dami nila. Kaya JR sila, kaya Nico, kaya John Valderrama, shout out yan. Mga sila yung talaga yung nagsimula. Kaya totoo yung sinasabi ni Kuya Ronjay na kung gagawa tayo ng history, lahat yan, part yan. Oh. Pero yung nasa front page, si Kuya Ronjay. kami dalawa na lang para... Dave, ano yan?
Kasi ang utak talaga niyan si Coach Norman. Ano lang naman kami. Piyesa lang kami. Pero the whole thing, pagdating sa program, sa preparation, execution, Coach Norman. So, lahat ng mga naging players ni Coach Norman, malaki ang utang ng loob sa kanya. Sa tulong na binigay niya sa amin, sa mga players niya, na mayon kahit na hindi nakapag-pro, maganda yung ano, maganda yung nagawa sa school. Makilala yung school because of basketball. Because of the team that he put. Diba? Oh. So, ang ano talaga, ang credits niya, unang-una, syempre sa coaches, then sa players, then sa organization. Syempre sa buong buong ano ng Yeng community. Next. Pero kung Kuya Ronjay, kung papagawa ka ng rebulto, okay lang sa'yo sa EYAC. Cooking yun. Cooking. Rebulto. Huwag tayo maabot sa rebulto. Kakato. Para ano, it's... Siguro pag ano ko na, mga 60. Okay. Grabe, rebulto. Okay na yung jersey nakasabit. Nakasabit. Ngayon, nakasabit pa na natin Kuya Ronjay, no? Hindi na. Hindi ko alam. Pero kasi ang story nun, basa kasi yun. Pinatuyo lang, nakalimutan na tayo. No, di ba kami kayo, Ronjay? Di ba uso kukingan sa EYAC? Kukingan kami. Si ano, sino ba yung player na to? Di mo natin naabutan eh. Sabi pala, may teammate kami. Kinuha namin jersey niya. Nilagay namin doon. Ang cooking, oy, pre, ano ka na? Ikaw na yung sa mga ano. Kasi cooking din kasi yun eh. Ako. Tinabit namin. Ayun, Kuya Ronjay. Ito, Kuya Ronjay, bago, before I let you go, Kuya Ronjay, ano yung, ano mo, ano yung ma-advise mo sa mga aspiring mga players ngayon na gustong, ano mo na, maglaro? Well, unang-una, maging, ano, i-pursue nila yung kung ano yung dreams nila. Kung dream mo PBA, so, gawin mo lahat ng mga necessary things para mapunta ka dyan. You practice hard, repetitions after repetitions every day. Ihanda mo yung sarili mo sa anything na mangyayari sa'yo. Then, syempre, kailangan mo maging disiplinado. So, in everything, kasi lahat ng pros, hindi naman natawagin na pros yan kung hindi ka disiplinado. So, you are accountable sa lahat ng mga gagawin mo. So, yun. Well, syempre, lagi yung sasabayan ng smarts yung effort nyo. So, ano yan eh? Parang, kulang yung 100% effort kung hindi mo sasamahan ng 100% smarts. Diba? Ang tawag ni Coach Yeng dyan, ano eh, smart effort. So, yun. Siguro, just be yourself. Diba? Hindi mo na kailangan maging Kyrie Irving, maging Steph Curry or LeBron. Just be yourself. Kung ano ka, pagtrabahohan mo. Tama. Si Kuya ngayon na, ano eh, na may misinterpret ng mga tao eh, na kanyari may bata. Oh, gayahin mo si ano, gayahin mo si Steph, gayahin mo si LeBron, ganito ganyan. Pero ba't ganun, di ba? But basketball is supposed to be fun. Basketball is supposed to be played. Na huwag mong i-pressure yung bata na maging ganun agad. Hayaan mo siya na maka-discover kung ano siya, kung ano yung magiging identity niya one day, di ba? Kasi ngayon, syempre, lagi nakita sa social media, Steph Curry tumitira na malayo.
Tingin mo ba sa totoong laro yun, sasabihin ng coach, oh, tingin mo yung malayo, ano yan, high percentage yan. Tumira ka ng half court, baka hindi ka na makapaglaro kinabukasan. Oh, no hate kay Steph, pero syempre, sa totoong buhay, papagalitan ka ng coach. Doon lang tayo sa, ano, natural lang. Oo, totoo yan. Ang dami ko nababasa na basketball nowadays, is ano na eh, parang entertainment na. Mm. Hindi na siya nilalaro as it is. Oo, oh, totoo yan. Well, ako, bahala kayo, basta ako. Totoo yung kayo, Ronjik, nawawala na yung pagiging natural na ano, kasi ngayon mga bata, may trainer na. Diba? Kumbaga, wala na yung parang natural na lalabas ka, dadayo ka. Siguro sa atin, meron pa rin. Pero yung mga nakikita natin, may trainer na yung 5 years old, 6 years old. Kumbaga, hindi na, wala na yung natural na parang development sa sarili nila na nanggaling. Kung paano sila mag-train. Ganun, self-discovery. Nawawala na yung ganun eh. Kaya sabi ko, parang iba, nag-iiba na talaga yung evolution ng game. Pero syempre, iba pa rin yung natural na ano. Yung sinasabi mo na, you know. May okay naman din yung ganun. Kasi ngayon, yun nga, sabi mo, ang dami ng trainer. Bata pa lang may trainer na. So, in a positive side naman, yung mga bata na tinuturuan ng ganung kaaga, so, mas marami rin silang matututunan eventually. Diba? Kasi, yun nga, sinasabi ko, from ano ko eh, nag-Milo best kasi ako before. So, yung mga iba rin yung may advantage ka na tumutok sa'yo. Pero, dun, yun yung mga tao na, yung mga bata na, I mean, gusto, makikita mo na ano eh, na gusto nila talaga mag-improve sila. So, hindi ka naman gagastos para, alam mo na, wala, magbabayad ka, pero wala rin. So, may mga kapapalad na kabataan na nabibigyan ng chance na magkaroon ng sarili nila ano. And then doon naman sa mga walang hindi ganoon ka alam mo na hindi ganoon ka palad na magkaroon ng mga sariling trainer, doon nila nalalabas kung ano naman yung gusto nila. Di ba? You know, walang ngayon nga, sabi ko kanina, self-discovery, kung ano yung gusto mong laro. Totoo yan. If you play sa mga napapanood mo lang, ginagaya-gaya mo lang, and then eventually ma-apply mo sa game, ma-practice mo na ayun nga na sarili mo na ano ba, parang ano lang, mas matututukan siguro nung mga tao na may experience na magturo. Yung mga ano, yung mga ano ba sasabihin, yung mga na nakaka-afford ng ganun. Diba? Pero may mga tao rin naman na nagtuturo ng for free na doon sa mga yung hindi masyadong fortunate. Yan. So gusto, yun yung kaya sinasabi ko kanina, gusto ko yung ano eh. Gusto kong magturo eh. Alam mo, mabigay mo sa mga kabataan na hindi ganoon ano, ka kakaya. Fortunate. Ayoko, hindi naman pwede sabihin less fortunate. Hindi lang sila magano, hindi na muna nila kaya magbayad. They afford. Hindi na ma-afford. Yung, siguro, a year from now, siguro, pwede ako mag, skills training for kids na kahit walang bayad. Pwede, mabigyan mo lang ng, Pwede yun. Huh? Kumbaga, simula. Malamang sa malamang, kuya, walang cones yan. Yung tatlong bola, apat na bola. Hindi naman, kasi hindi ko na magagamit yun eh.
Diba? Paano mo naman gagamit sa game yun? Well, coordination, oo. Pwede. Pwede, coordination. Pero, yun nga, hindi magamit sa game. Totoo yun. Saka yung paa. Pero, eh well, kanya-kanya ano talaga. Footwork. Pwede. Pwede. Footwork. Pwede. Pero kung yung... 10 bola. 5. Sa May, di ba kayo, Roger, sa Milo, ganun, dalawa? ano yun eh, ball control kasi yun. Hmm. Ball control. So, okay na, okay. Dalawang bola. Yung point din. Parang, yung meme, hirap i-explain eh. Baka mamaya madami mag-aaral. Yeah, okay lang yan. Pakaiba siya ko eh. Walang name drop. Hindi naman. Okay lang naman. Maganda naman kasi, ang ano naman dyan, ang bottom line kasi dyan, yung layunin nung nagtuturo. Totoo yan. Diba? Para ma-improve niya yung estudyante niya. Ganun. Yun na lang muna. Pero kung sasabihin mo na gagawin mo sa game yung ganun, possible. Baka hindi ka pagkaroon ng coach mo. Possible. Si Terrence nagbago. Isipin mo si Terrence nagbago. Totoo. Diba? Eh, ganun yun. No. Mas lalo siyang naging, mas lalo siyang gumaling nung hindi na siya nag-dribble. Ito yan. Especially si Kuya Ronjay, nag-pro yan. Alam niya yung maximum at minimum dribbles. Ilan ba yung maximum dribbles, Kuya Ronjay, as a pro? Wala naman actually maximum o minimum dribbles eh. Kung ang strength mo is dribble, isolation. Wala tayo magagawa ron. Papanoorin ka. Puro ka isolation. Pero hanggang kailang katatagal ng puro ka isolation. Di ba? So, kung ang dribble mo, ang maganda nga, makakashoot ka ng walang dribble eh. Oo, mayroon talaga. Di ba? Mas ano yun, mas walang effort. So, I'm not against to those trainers na dribbles yung tinuturo kasi kailangan niya eh. Kailangan, no, totoo yan. Kailangan din yan, mapapigman yan. Pero, hindi lang ako fan, pero I'm not against. Me too. Hindi ako fan, pero hindi rin ako against. Mas ano ako eh, mas gusto ko na yung tumitira ako ng, well, dribble. Kailangan to talaga pala. May dribble ka. Kasi pag gumamit ng ball screen or mismatches, dapat lang meron kang fundamentals. Dapat may basics. O dapat bilangin mo lang yung moves mo. Kasi kung sobrang dribble ka na, makakahiya naman doon sa ibang kasama mo. 24 seconds. Sa'yo yung 12 seconds. Bago pa lang yung bola, niluma mo na. Oh, ano ba lang kuya? Press break pa lang. Ikaw na. Mahirap yan kasi nakakapagod din mag-dribble naman. Oh. Kaya nung... Kasi before, ganun din ako eh. Dribble din ako ng dribble. Crossover dito, crossover Mactalio. Dito. Sa mga nanonood, kung gusto niyo makita yung younger Ronjay Buenafe, huwag niyo na i-YouTube. Mactalio, panoorin niyo. Halos parehas ko yung Ronjay. Mas magaling yun. Mas magaling ka pa rin ko yung Ronjay, walang cooking. Siyempre, iba pa rin yung legend, iba pa rin yan. Pag napapanood ko si Mactalio, parang, ang ko yung Ronjay talaga to, yung body, yung build nyo, yung galaw nyo. Basta parehas na parehas kayo ko yung Ronjay, panoorin mo. Baka nakita mo na rin yung sarili mo sa kanya. Diba? Actually, kaibigan ko yun si Mac. Nagtatrash to lang kami sa Instagram, nagme-message kami. Nag-ano kami kasi ano namin na teammate ko rin kasi yun before sa FX. So lagi kami nag-uusap nun. Magaling yung galing. Sana ano mukhang okay na siya ngayon sa Chooks eh. Mukhang hindi na babalik sa ano yun ah. Alagang alaga eh. Hindi ko alam. Iba pa rin kasi yung ang PBA talaga. Okay, Ronjay. Ano ngayon?
Saan ka namin mapapanood ngayon? Anong liga ngayon na sasalihan? Well, this coming March 18, mag-start na yung pinakabago liga ng Pilipinas. It's called Pilipinas Super Liga. Ayun. So, hindi ko pa alam kung ano yung mga sinsan mapapanood, pero I guess Facebook Live. Live streaming lang siguro muna. So, for now, yun pa lang. MPBL, wala pa naman. Saan magagalaro kayo, Ronjay? Sa Bicol, di ba? Yes, Bicol Spicy Oragon. And abangan natin si Kuya Ronjay sa PSL at sa supportahan pa rin natin siya kung saan man siya maglaro. At walang cooking. Papanoorin natin si Kuya Ronjay. Kuya Ronjay, anong message mo sa mga ano mo, sa mga fans mo at saka sa EAC community? Unang-una, siyempre, walang hanggang pasasalamat. Kasi simula noon hanggang ngayon, nandiyan yung mga sumusuporta sa akin. well, walang masabi kung hindi thank you yun sa mga supporters na yan na nandyan simula noon hanggang ngayon. And then sa mga easy communities, ano ba? Wait lang. Rinig niya yan, wait lang. Hindi, pero wala. Hindi pa alam, hindi pa naman alam. For sure, hindi ako magugulat kayo, Ronjay. One day, ikaw na head coach. O kaya ikaw yung sports director. Ano natin. Ako, hindi naman. I'm not closing any doors. Di ba? You'll never know. Kung nandyan. Kung why not? Sarabi mo kayo, Ronjay, give back, di ba? Kung ngayon, start ka muna as ano, part ng coaching staff, di ba? Since babalik na yung NCAA, di ba? Then one day, eventually, who knows, di ba? Coach ka rin sa MPBL, sa PBA, you'll never know. Kumbaga, you have everything eh, kayo, Ronjay, na pwede mong i-share sa mga players eh. Kumbaga, walang kumbaga walang tapon eh. Kumbaga experience, especially skills. Yung ako lang yung walang cooking. Skills kung skills, kasama ka dun eh. Andun ka sa conversation nila, Kiefer, nila Terence, kung, alam mo, sarili mo yung kuya. Kumbaga, speaking as a third person, kung tinignan mo yung sarili mo that time, kompleto ako yung Ronjay, shooting, defense, 6'2 na shooting guard, may dribbling, ilan ba yun ang ankle breaker mo sa practice natin? Ang dami. Ako, muntik-muntikan lang ako eh. May ano. Ayun ko, Ronjay. Sa tagal ko, kuya, sa lahat na nakalaro ko, sinabi ko, ikaw yung pinakamagaling na nakalaro ko. Walang cooking. Siyempre, PBA eh. Ano magagawa natin? Ligang, ano ka pa nung, kuya, prime mo pa yun eh. Nalala ko yung nag-crossover ka, yung tinuro mo sa aming play. Lumuto ko na yung dalawa, pipik sa ano, tapos magagaling ka sa weak side. Ganun. Tapos ako yung nakaharap. Sabi ko, huwag ka mag-under, ganun mo ako. Tapos kinosoveran mo ako, yung favorite mo, wala na. Nag-under na lang ako nung next possession. Grabe. Those were the days. Oo, alam ko yung tanda na kayo, kasi tinuro ko yung kasama yung sila Liwag. Okay, oo, kami. Oo, yun. Kasi siya yung tinuturo ako nun. Kumbaga, hindi ko naman tawag dun eh. Play nyo ata sa coke yun. Pipick ka dun, tapos weak side. Yung kuya, maraming salamat sa ano kuya, sa time mo. Thank you. Yung kuya, sobrang appreciate ko yung ano mo. Yung time mo ngayon, sa pag-share mo ng stories mo. Kumbaga, ito yung ano, part 2. Ng Ronjay Buenafe episode eh. Kasi nakuwento na ni Kuya Ronjay yung una niya kay Idol Mikey. So, yung mga posibleng hindi na tanong, sagot ni Kuya Ronjay. So, yun. Siguro may part 3 pa to. Pag available si Kuya Ronjay, marami pa tayong mga tanong na hindi na nasabi.
Anytime, pare. Just let me know kung anong may tutulong ko. Thank you, Kuya. Well, unang-una, syempre, congratulations sa'yo sa podcast mo. More power. Then, syempre, mas maraming views, mas maraming... Ah, wala. Wala pa, Kuya. Matagal pa tayo dyan. Sa YouTube ka, 100 subscribers. Well, hindi... Hindi mahalaga yun eh. Anyways, pare, yun niya. Gusto ko lang i-congratulate. Kasi, nung nakita ko nga na meron kang podcast, nakita ko yung interview mo kay Aris. Sabi ko, galing. Nakakatuwa na, ano, nakakatuwa na, alam mo yun, meron, well, sa amin, may mga players from EAC, ngayon may mga sikat na podcasters na. Wala pa. Lahat naman nagsisimula sa wala eh. Diba? So, andiyan ka na. So, pagbutihin mo lang. And then, syempre, more power sa'yo, pare. Hindi, Kuya. Hindi, Kuya. Sobrang, yes, ano. Sir. Parang naiyak ako dun, ha. Maraming salamat sa supporta, Kuya. So, Kuya, ano, talagang nag-enjoy muna ako. It's all about the process. It's all about the system. Kumbaga, wala akong goal. Basta, ano lang ako. Trust the process. Kumbaga, yun yung goal ko eh. Yun yung system. Enjoy the process. Yun. Enjoy the process. Embrace the challenge. Totoo yun. So, yun. Thank you sa ano, supporta pa rin ko hanggang ngayon mula 2006-2007. Kilala mo pa rin ako. Maraming salamat. Rest of Westbrook. Nanay, bago na. bago na. Pero kaya, ano, mag-outro lang ako. Yun, thank you everyone for tuning in. This has been your host, Jonas Banting, and see you on the next episode. Kaya Ronjay, maraming salamat sa time mo ngayon. Wala akong masabi. Napromote mo na rin yung Team B. Dapat ipapapromote ko pa sa'yo, pero nauna ka na. Kaya maraming salamat, Kuya. Yun, kaya, hanggang dito na lang siguro, next time ulit, pag may time ka, invite kita ulit sa ibang segment. Good luck sa career mo, good luck sa PSL, at saka, yun, hoping na one day makita kita sa, alam mo na, sa alma mater natin, kung ano man yung magiging ano mo dun. So, yeah. Thank you ulit kayo kay Ronjay, maraming salamat. Thank you for having me. Appreciate your time. God bless, Kuya. Regards kay Ate Lucy. Thank you, Kuya. Sure. Thank you. Bye-bye. See you. See you soon.